Magandang tanghali po sa ating lahat mga kabayan. Tapos na kami mag-school. Nandito naman po kami sa lugar ni Mamindi po mga kabayan. Dahil kasama nga namin si Nanay Miling. No? At first time yung makapunta dito Mamindi sa lugar niyo. Kaya bago natin siya ihatid sa bahay nila, syempre ipasyal po muna natin dito sa lugar niyo. Para naman kahit papaano ay makita niya yung lugar niyo kung gaano kaganda. Kasi doon sa kanila, tinutour din tayo. No? Nakakapunta na tayo doon sa bahay niya at doon sa lugar niya. So ngayon naman, siya naman yung isasama natin sa bahay niyo, Mamindi. Okay lang po ba sa inyo, Mamindi? Opo, nagpasalamat nga po ako. Tumuloy tayo dito. Para makita ni... Hindi ko naman kayo pwedeng unain ang desisyon. Para makita ni Nanay Mili. Para makita naman niya. Mula pa lang bata kami, hindi kami nagkita-kita. Kaya ngayon lang pala siya nakapunta dito. Anong masasabi niyo po Nanay Miling dito sa lugar nila ni Nanay Delia? Maganda po yung ano niya. Maganda. Opo, yung view. Yung view dahil ang tataas ng mga bundok, no? Tapos nakikita mo, matala mo pa yung ano, yung mga tanim. Opo, lalong-lalo na ngayon, nandito tayo sa itaas, nasa tuktok tayo. Tapos kitang-kita natin yung ibaba. Plus, sariwang hangin din, no? Napakalakas o napakasarap ng sariwang hangin. Kaya pong libre ang aircon. Wow, hindi na kailangan mag-electric fan sa kay aircon, no? Kasi libre na. O ngayon, itutour ka namin doon sa bahay dati ni Mamindi kung saan doon siya natutulog. Nung unang kita namin, kung saan kami unang nagkita, itutour namin kayo na namiling. Tara. So ayan po mga kabayan, pupuntahan namin. No, bahay ni Mamindi, yung dati, at kung saan kami nagkita. Tapos itour din namin siya sa bagong bahay ni Mamindi ngayon. O, diba? Kasama na rin sa update natin. Hi, Diyos ko, kahit ang haling tapat, okay lang, no? Basta ganito ka, lakas yung hangin, kasarap yung hangin, kasariwa yung hangin. Naku, ang sarap pa rin maglakad. Nagtitinda po, Mamindi? Ay, wa anak. Anong paninda po dito? Mayroon kang flashlight, battery ready. At saka yung manik na tinatawag ng ETA. Opo, tapos? At saka yung tapis na pula yung nakita ko sa'yo. Opo, tapos? Yung tinda. Dito? Ay. Iniikot-ikot dito. Marami naman pong bibili. Ba, opo, gusto lang ETA, anak ko. Tapos, mga silela. Anak. Kasi nga. Inuutang yung iba. Opo, wala pa yung tinda-tinda diyan. Wala pa po. Yung mga bahay-bahay diyan. Naranasan niyo pala maglalakad, magtinda-tinda kung ano-ano, Mamindi? Anak ko. Ang sipag talaga ni Mamindi talaga, no? Nani, lola ng mga kapulo. Ay, Castro, Morales. Dito dumadaan. Dito po. Anak. Marami ding bumibili, Mamindi. Gusto naman pong mga ita. Ang pinambabayad naman anak ko, palay. Mga gulay? Patani. Wala pa, patani. Mga patani. Pagsuyo na. Sige, isang kabal. Parang barter ang style. Opo, anak ko. Pag walang pera, may pangbayad na palay, barter. Hindi sa akin na yan, anak ko. Wala pa yung mga sibuano na yan. Dali na latandaan. Yun ang pinambabayad. At saka gandus. Wow. Yung gabi. Maniwala ka sa hindi, anak ko. Dito, maligaw ka sa buho, malalaki. Sa dami? Uwa, mula roon, maligaw ka, anak ko. Ngayon, ilan na lang ang natirang buho? Opo, akala mga duwendi kami niyo. Naubos na sa kagagasak. Uwa, anak ko. Kakatanin yung pangay. Pag nakita ng ay ka, ganyan ka sa taas ang tain ng gulate. Maaling daw ang aspol. Anak ko, nung bata kami, anak atin ko, dito na talaga kami. Buhay na talaga si ate, ganyan sa ano, sa milinang yan. Hindi mo maganda. Yung balong dyan, wala akong alam na natutuyo. Ngayon lang natuyo. Balong kahit summer. Yung ating yung panganin sa akin, pinuprot ako, kumuha ka ng tubig, magsaing ako. Kubo lang na ganyan, atin ko, dyan. Ayun dito, malaki ang maraming kambing dyan sa baba. Ayaw namin dumian ang bahay niya. Nakakaya.
Nakaakit kami sa lalim ng pulo. Masarap nga naman eh, malilim. Yan, naglalaro kami sa mga puno ng bulo, ganyan. Ay, atin po. Yan yung dating bayan mo. Opo, yan po. Diyan po siya nakatira. So, dito po nakatira. Ba, ang cute na namili ng bahay ni Mami D. Opo. Oh, dito siya nakatira. Mas mainam po lang ganito. Opo. Ang lamig at ang sarap dito matulog. Malamig. Tapos dito na kami nagkwentuhan. No, Mami D, no? Oo. Oh. Nag-istoryaan. Ito yung lagay ng pinggan niya. Lagay ng baso. Yan ang original na paglagay ng baso. Opo, yan yung original. O tapos dito na kami nagkwentuhan. Ang dami na namin pinagkwentuhan, kung ano-ano na lang. Maano dito noon, madamo. Tapos hindi na siya nahiya sa akin, sige kwento. Hindi na ako makasingit ng kwento, kundi siya na lang lahat. May gusto sana ako sabihin, hindi lang hindi ako makapagsalita dahil paano? Puro siya dal-dal na lang. Wala na akong, hindi na ako makasingit-singit. Parang kayo din po noon, di ba? Nung una nagkita tayo, hinarang niyo ako sa sapa. Malabanam, excuse. Tapos puro kay kwento, hindi na rin ako naka... Oo na ako ng oo. Oo. Hindi, kayo titigil na. Uling ako lang maintindihan kaya, ang naintindihan ko yung ano niya. Kaya ako minsan, kung paano yung kwento na. Mauna mo yung sabi, nasabitin ko naman yun sa kanya. Eh, ba't hindi ko man nasabing, dahil nakasapatos nakikita ko, hindi ko natanong kung gusto mo, ano? Ako. Ay, apo. Oh, diba? Ito yung bahay nila. Yun ang, nasa bundok ka. Malinis ha, bagong walis. Akala ko walang nagwalis. Magwawalis na naman sana ako. Tara. A few moments later. Oh, yan naman ate, yung bagong bahay. Ah, diba? Binalikan ako ni... Yung anak natin na yan, nagpasalamat naman ako. Nakita niya ang bahay ko, ganoon ang bahay. Doon ako sa kapilya. Sabi niya, huwag mo ubusin ang pera mo. Dito natin ilan. Saan tayo magtayo ng bahay? Tinuruan ko doon. Sabi niya, dito na lang nanay. O sig, bahala ka po. Yan, pinaano niya dito. Yan natuloy yung bahay. Ay, maganda kasi. So yan po, Nanay Miling, yung bagong bahay ni Mami D. Oh, wow, Mami D. Napatag na. So, ayan po mga kabayan. Kung napansin nyo po, napatag na. No? Pero bubuhusan pa namin to ng tubig. Kaya marami-raming igiban pa po mga kabayan. No? Dahil, syempre, para mapit-pit or kumbaga hindi magiging ampaw yung lupa. So, kailangan basain muna ito ng maraming tubig pagkatapos nilang patagin. So, ayan, nakapatag na. Dito naman, tinatambakan nila sa CR po mga kabayan kasi sabi ko nga is halos kasing taas ko yung lalim bago mapantay dito dahil slanting nga yung lupa. Kaya ganun na nangyayari. Puro tambak tayo ngayon. So, ayan, tinatambakan. No, nung nakaraan wala yan kasi hindi pa tapos mag-sinta. So, ngayon, tinatambakan. Tapos po mga kabayan, yung CR natin, bubong na lang ang kulang. No, nakaraan wala yan. No, so, bubong na lang, ikakabit dyan. At gumawa na rin tayo ng mga butas-butas. Dadaanan ng wire para sa kuryente natin. Kasi kailangan naka-ready na yan. No? At pagkatapos, ma-finish product na po yung bahay mga kabayan bago ko mag-apply ng kuryente ni Mami D. Ayoko yung masyado kong gagahulin. No, gusto ko tapusin muna yung isa bago ko gawin yung iba. So ayan, may mga nakaabang, may mga butas. Ayan po, no, bawat kilid. Katulad nito mga kabayan. Ayan, may mga butas. Ayan. Para pagbabaunan ng wire. So, okay, dito naman sa kusina po mga kabayan. Hali po. Ayan, nakaready na rin yung hamba natin para sa mga pintuan. Nakaready na. Ito, nakasimento na rin yung ating lababo. Ayan, pinapatuyo na lang. No? At isasalpak na lang natin yung mga lababo natin. So, kahit pa paano, kunting-kunti na lang. Tapos, nakapalitada na rin tayo. Umpisa na rin tayo ng palitada dyan. No, ayan, umpisa na rin tayo sa palitada. Plus, dito sa harapan po, mga kabayan. Ayan. Itong harapan, buong harapan po, mga kabayan, tapos na po ito.
na palitadahan. So parang i-finish na lang nila, anong tawag doon? Finish ba tawag doon? Yung parang hindi magaspang, no? Yan. Napansin nyo, ang laki ng bintana. Plus may bintana pa doon. So bali dalawa ang bintana, no? Isang malaking bintana, malaking-malaking bintana. Tapos isang standard na bintana doon sa kabilang side. Nung maigaglass ko, kasi ito mga kabayan, plano ko igaglass ko. Bahala na kung ano mayayari. Basta yun ang plan ko, igaglass ko. Sliding window. So yan po ang mangyayari dyan. And then yung ating mga poste, lahat na nabuo na, puro na nakabuhos yan, mga kabayan. So ito po yun, Nanay Miling. Kaya sabi ko, bago natin si Nanay Miling, pabisitahin natin doon sa lugar nila ni Mami D and Nanay Nida, para kahit papaano ay makarating kayo dito at mabisita nyo, makita nyo kung anong sitwasyon din ni Mami D noon. Dahil sa inyo, yung buhay nyo, alam na ni Mami D dahil ilang beses na kami nakapunta doon sa bahay nyo. Maganda rin ang bahay ni Nanay Miling, mga kabayan, no? Dating simpleng bahay, tapos nagkaroon sila ng magandang bahay din na ganito din, no? Na simentado din, no? Maayos din, may CR din, simentado din. At nabigyan sila, no? Nabigyan kapalit doon sa bahay nila dati. Okay, so ayan, dito na rin tayo na abutan ng tanghalian. So dito na tayo kakain. Okay. So ayan po mga kabayan, ito yung baon natin. Dito na tayo mananghalian dahil dito na tayo naabutan. So ganyan ang ginagawa namin. Anong ulam natin? Oh, karni, kanakong gulay. Ginoo, dito po kami ngayon sa araw nito. Maraming salamat po at nakarating kami na walang anuman sa dinanganan po namin. Ngayon, dito na po kami. Basbasa mo naman po ang aming pagkain na kailangan po sa aming, sa materialis ng aming mga katawan. Yun po. Basbasa mo po yung kanin, yung karneng baboy at saka po yung isda, pakwan, yun po. Tubig, Panginoon, yun po ang hinihiling ko sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon namin Yesus, Amen. Amen. Oh, sige, kain natin. Kain po tayo mga kabayan. Mga kababayan, dito po. Nandito na po kami sa mahal na house. Kakain po tayo. Mananangalian po tayo. Ah, magandang araw po. Magandang araw, magandang tanghali po. Kain po tayo. Ay, kakain. Sa bahay ni Madam D. Madam D. Kunin nyo na yan lahat. Kunin nyo na lahat, Nanay D. Maliit na lang yan ang laman yan. Ay, ini. Kunin mo yan. Kunti na lang yan, kakain naman sila ng... Hindi ka makakain ng baboy. Mahilig ko si isda. Sa wakas, magkakaroon po ako ng bahay na may aircon. Ang laki-laki po ng aircon dito. Magkamay na lang po ako. Lahat po. Malalamigan ang aircon. So ayan po mga kabayan, meron pa rin po nagpapahabol. No, nagpapaabot ng biyaya para dito sa bahay ni Mami D. Maraming salamat po sa nagpapahabol. No, dahil napakalaking tulong, dahil ongoing pa rin po yung construction ng bahay ni Mami D, so talagang kailangan pa natin ng biyaya. So ayan, nagpahabol po, walang iba, yung ating pioneer sponsor po mga kabayan, silent sponsor from Canada. Nagpaabot po ng 15,000, yung 10,000 para dito sa bahay ni Mami D, yung 2,000 para po kay Mami D, no, cash, no, yung 3,000 para naman po sa team. Yung team, no, nakikita naman ni Mami D araw-araw, na araw-araw tayo nagpapagasolina. So yun po yun, malaking tulong po yun sa atin. Dahil napakalaki po talaga ng expenses natin pabalik-balik mula Pangasinan dito sa Pampanga. So napakalayo. So ulitin ko po, nagpaabot po yung ating silent sponsor from Canada, 15,000. Yung 10,000 para dito sa bahay ni Mami D, yung 3,000 para sa buong team, and yung 2,000 para po kay Mami D na cash.
So ito yung ginagamit din ni Mami D kung ano ang bibili niya. O Mami D, pinaabot po sa ating silent sponsor salamat from po. Canada. O diba? Maraming maraming salamat po sa inyong ginintuang puso na walang sawang pagmamahal sa mga kabayan natin. At isa si Mami D, maraming maraming salamat po. Bigyan pa po kayo ng mahabang buhay. Nawa ibigyan pa po kayo ng maraming biyaya. Nawa ganun, marami pa tayong mas tulungan na kagaya nila. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa binibigay niyong biyaya sa amin at sa akin po. Ito po kasi lalo na po itong bahay. Maraming maraming salamat po. Sana po makaintay pa po tayong mahabang buhay. Pagod na po. Malayo pala yung rasinan po. Kaya pati ako po. Naku, namamanhid na po yung puwit ko sa kauupo sa kotse. Araw-araw. Balakang masakit po. Lalo na po siya. Pagod po sa pagsasalita. Tapos pagtuturo po sa amin. Hindi ka po sasakit dito, sasakit po. Kaya totoo po yung lahat po niyang complain, ma'am. Maraming maraming salamat po. Ayan, okay. So, mga kabayan, no, baka nagtaka yung iba na nagpaabot dito sa bahay ni Mami D na hindi nababanggit. Pag once kasi na yung, halimbawa, 10,000 ang pinadala nyo, kung buo na para sa bahay, hindi ko nababanggitin yon, no? Pang-isahan na yon. Sasama ko na yung doon sa listahan ko para pag just... natapos na to yung bahay ni Mami D, doon ko na pang-isahan babanggitin. Ito naman, yung mga binabanggit ko na nagpapadala din kasi may mga tapyas-tapyas, kumaga may mga para ni Mami D, para sa team, para kay Nanay Nida, para kay Nanay Miling. So talagang i-announce ko or sasabihin ko kasi para maibigay ko muna yung mga party nila na para sa kanila bukod yung sa bahay ni Mami D. Pero huwag po kayo mag-alala dahil sabi ko nga, inulit-ulit ko, pabalik-balik, na pag once na hindi pa kayo nabanggit at hindi pa natapos yung bahay, ay hindi ko pa mababanggit yung mga pangalan nyo. Saka na lang, ante-ante, pag natapos, lahat yon babanggitin ang pangalan with amount po, mga kabayan, sakto kung magkano po ang pinapadala nyo. So, ayan po mga kabayan, para hindi tayo pabalik-balik. Tulad nito, may nagpapahabol. No, and then di natin alam, by the next day, by the next week, mayroon na namang pagpahabol. Tapos sa dami, paulit-ulit, no, mas maganda tapusin muna natin yung proyekto para pang-isahan yung pasasalamat, pang-isahan yung banggit, para isang gawaan na natin, no, hindi tayo nalilito. Okay, sige, Mami D, tara. At mayroon pa tayong pupuntahan. Okay. Bye-bye po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Hey there. Subscribe to my channel and also Lori Aquino Talita, mabuti ang puso, di kayo ahayaan tutulog sa mga kababayan.